Hello mga kalike! Welcome to my channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakihit yung subscribe button at saka notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na videos. At huwag niyong kalimutan din mga kalike, mag-comment and subscribe na rin po. Maraming salamat. So ngayon po, tatalakayin natin kung ano ang trabaho ni Magnetic Contactors at saka kanyang function. So samahan nyo ako, tatalakayin natin siya para maintindihan ang marami nating mga kaliki na mga baguhan pa dyan. Alright, let's go! Ito mga kaliki, example natin. Ito yung magnetic contactor. Kung mapapansin nyo, meron siyang number 13 in O nakasulat, number 21 in C. Ibig sabihin in C mga kaliki, normally closed. Number 13 in O, normally open. Yan ang tinatawag na normal auxiliary contact. Dito sa 13 at saka 14 sila magkasama, normally open. 13 at saka 14 yun. 21 at saka 22 sila naman ang magkasama, normally closed. So dito sa gilid, E1 at saka E2, ito yung tinatawag na holding coil. Dito yung line 1 at saka line 2 papasok. Coil to nya. Ibig sabihin, pag nilagyan mo to ng E1 ng live na line 1, tapos yung E2 live galing sa line 2, so ma-energize ang magnetic contactor mo. Okay. Tapos dito naman sa baba may nakasulat line 1, line 2, line 3. Sa pinakailalim T1, T2, T3. So ibig sabihin, maliwanag. Ito yung pinaka maintaining contact ng tawagin. Itong line 1, line 2, line 3, nandito papasok yung galing sa circuit breaker. Tapos yung galing naman dito sa T1, T2, T3, ito yung down papuntang motor. So maliwanag mga kaliki. So ngayon, ituturo ko kung ano ang mga trabaho nila nito. Tatanggalin natin para makikita. A few moments later. Ito na mga kaliki. Kung pagmasdan natin mabuti, ito na yung nasa loob ng contact ng magnetic contactor. Ito siya. Ito yung sinabi ko kanina, maintaining contact, line 1, line 2, line 3 sa bandang itaas. Tapos sa baba niya, kabilang side sa baba, T2, T1, T2, T3 yung papuntang motor side.
ito yon siya. Ang tawag nito, maintaining contact. Tapos itong dalawa na nasa taas, siya ang normally open at saka normally close. Yung kanina 13-14 yung normally open, tapos 21 at saka 22 normally close. Sila ay tinatawag na auxiliary contact ng contactor. Okay, so yan, nakita na natin ang mga itsura niya sa loob. Okay, so ibalik natin. Ibalik na naman natin siya. A few moments later. Five minutes later. Ito mga kalike, dinodrawing natin yung contactor. Okay, para maliwanagan talaga ng husto, magdrawing tayo ng contactor. Ito na. Kanina nakita natin doon sa markings ng contactor si line 1, line 2, line 3. Tapos dito sa baba nakita natin niya, nakita natin si T1, T2, T3. Ito yung papuntang load side. Motor, papuntang motor to. Tapos itong line 1, line 2, line 3, ito yung papunta ng line side. Okay. So ayan sila. Nakuha na natin yung line 1, line 2, line 3. T1, T2, T3. Load side at saka line side. So ngayon, ito yung holding coil niya. Ito yung coil ng magnetic contactor mo. Ang magnetic contactor natin, may coil na 24 volts DC. Halo-halo to mga kalike. Merong 110 volts AC, 220 volts AC, mayroong 440 volts AC. Okay. Kaya
tingnan nyo rin mabuti yung holding coil niya. Baka ang holding coil niya is 24 volts DC. Sinaksak mo ngayon sa 440, pusoy. So, mahalaga din yan mga kaliki. So, burahin natin yung ito. Ayan ha, tandaan, yun ang holding coil. Ngayon, yung coil niya is nakalagay dyan. Kadalasan, karamihan sa mga contactor mo makikita nakalagay E1, E2. Mayroon pa nga iba na isang E1, dalawang E2. Kahit saan doon sa E2, ilalagay mo yung line 2 mo. Walang problema yon. So, ang E1, i-connect mo daw sa line 1. Ang E2, i-connect mo daw sa line 2. So, maliwanag, kapag sinuplayan mo sila, line 1, line 2, i-supply mo dyan sa holding coil ng contactor mo, E1, E2. Si contactor ma-energize. Oh, energize. Ngayon, may kasabihan si contactor kung intindihin natin ang husto. Sabi, kapag si contactor ay na-energize, lahat ng open auxiliary contact ay i-close. Lahat ng close, i-open. Ayan, tulad yan. Normally, open. So, normally close. So, ayan. Kapag si magnetic contactor ay na-energize, yung coil niya na supplyan ng line 1, line 2, lahat ng auxiliary contact, ito yung mga auxiliary contact mga kaliki. Itong si number 13 at saka si 21. 13 at saka 14, magpartner yan sila. 21 at saka 22, magpartner din yan sila. So, ang sabi, kapag si coil ng magnetic contactor na energized, na supplyan ng line 1, line 2, si 13 at saka si 14, normally open yan nung hindi pa na-energize. Ngayon na-energize na, magiging normally close na ito. Tapos si 21 at saka si 22, normally close yan siya nung hindi pa na-energize. Ngayon na-energize, magiging normally open, baliktaran sila. So, yan ang principles. So, na-energize man yung magnetic contactor mo. So, automatic, magkuklose din tong maintaining contact niya. Itong si T1, T2, at saka si T3, galing dito sa line 1, line 2, line 3. So, yan ang trabaho ni magnetic contactor mga kaliki. Lahat, pinakamadali maintindihan, ang lahat ng open, kapag si magnetic contactor ay na-energize, lahat ng open, ito, normally, open na auxiliary contact ng magnetic contactor ay i-close niya. Lahat naman ng normally close na auxiliary contact ng magnetic contactor ay i-open niya. So, ganun lang yun kadali mga kaliki. Basta, nasuplayan si magnetic contactor. O, lahat ng open, i-close. Lahat ng close, i-open. Ganun kadali. Alright. A few moments later. Oh, ayan na mga kaliki. Naintindihan na natin, naipaliwanag na natin yung about sa magnetic contactor. Basta ang lahat ng mga magnetic contactor na dadaanan po, iba-ibang mga brand. Mayroong Umron, Schneider, Mitsubishi, Hyundai. Basta maraming klase ang mga magnetic contactor kahit sino pa man. Ang principle at trabaho ng magnetic contactor ay the same. Ha? Ito lang ang madaling tandaan. Kapag si magnetic contactor na supplyan or na energize, lahat ng auxiliary contact niya na naka-open, i-close. Lahat ng auxiliary contact na naka-close, i-open. Vice versa. Ganun lang kadali ang trabaho ni magnetic contactor, mga kaliki. Alright, sana may napulutang aral ang video na ito. Kung mahalaga ang video na ito para sa iyo, pakiclick yung subscribe button. Huwag niyong kalimutan mag-comment at i-share. Maraming salamat mga kaliki. Hanggang sa muli sa susunod kong video. Magkita-kits tayo.